Susuriin ang kalidad ng tubig ilalim ng lupa malapit sa baybayin ng Limay, Bataan dahil sa paglubog ng MT Terra Nova. Aabuti naman ng 2 linggo ang salvage operation sa isa pang tanker na lumubog sa Mariveles. Saksi, si June Veneracion. Manipis na lang ang langis o shin sa maliit na bahagi ng Hagonoy, Bulacan at Cavite mula sa langis ng MT Terra Nova na lumubog sa Limay, Bataan. Base yan sa pinakabagong aerial inspection ng Philippine Coast Guard ngayong araw. Ayon sa salvaging company, naseryuhan na nila ang pressure valves at high-level alarm sensor ng tanker. 1 litro ng langis na lang daw ang tumatagas kada oras. That cannot be affect doon po sa ating marine environment. So, isang malaking development po ito. Bukas, inaasahang sisimula na ang siphoning o paghigop ng langis. 300,000 liters daw ang kailangang mahigo para lumutang ang motor tanker. Nahahataki naman papuntang Pampang para ituloy ang siphoning. Paparating po ngayon din yung motor tanker Helena Marie, which is a sister tanker ni motor tanker Terra Nova, in which lahat po nung masasiphon natin ng mga IFOs will be brought in po sa motor tanker Helena. Pero sa tansya ng UP Marine Science Institute, may posibilidad na mapadpad pa Bulacan ang oil spill mula sa MT Terra Nova. Pwede ring maapektuhan ang coastal area sa Cavite dahil sa galaw ng hangin. Tuloy naman ang pag-water cannon sa mga nakikitang langis habang tigil muna ang pag-spray ng oil dispersant dahil hindi epektibo kaya kailangan palitan ng ibang klase. May mga nakahanda ring improvised oil spill boom na gawa sa balat ng nyog. Nagpulo kanina ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagtagas sa langis. Ayon sa Department of Health, susuriin ang groundwater sa Bataan para matiyak na ligtas ito. Kapag deploy na po kami ng team para mag-conduct ng drinking water testing po. Yes. And also, at malapit po sa shoreline. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, wala silang napapansing kakaiba sa mga tindang isda sa mga palengke ng Bataan. Pero kailangan pa rin daw ang masusing laboratory test para sa langis at grasa. Kaagaran po tayong nakipag-coordinate sa mga local government units, especially yung provincial local government unit ng Bataan, kung saan ay tayo na ho ay nagbigay na ng advisory kung maaari na ho silang mag-emergency harvest. Gayunman, nagpatupad na ng fishing ban sa Limay at Bulacan, lalo't may namatang oil slick ang grupong Greenpeace. Sa kalapit na bayan naman ng Limay na Mariveles, isa pang oil tanker ang lumubog noong Sabado. May dalang 5,500 liters ng diesel ang MT Jason Bradley. Mula sa ere, tila antenang nakaangat sa dagat ang barko. Pinalibutan na ito ng oil spill boom at 2 barko ng Coast Guard ang nakabantay sa lugar. It will take around 2 weeks for the salvage operations to be completed for this second vessel. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Mahigit 800 paaralan ang hindi muna nagbukas ng klase ngayong araw matapos mapinsala ng baha. Karamihan na sa Central Luzon kung saan mahigit 400 paaralan ang pinagpaliban ang pagbubukas ng klase at sa Metro Manila kung saan umabot ang bilang sa mahigit 200. Puspusan ang paglilinis sa mga paaralang binaha sa pag-asang makakapagsimula sila ng klase sa Lunes. Saksi, si Rafi Tima. Sa halip na ngayong araw sa August 5, pang-unang araw ng klase sa Masambong High School sa Quezon City, nabalot ng putik ang 15 silid-aralan matapos ang baha noong kasagsagan ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Sira ang mga TV at electric fan. Hindi na mapakinabangan ang mga papel at notebook at basa, pati ang learning kits. Sa palagay ko naman ay kakayanin dahil tuloy-tuloy naman ang suporta ng ating LGU, ng ating DepEd. Lahat naman ito ay mapapalitan at kahit yung ating mga learning kits. Umabot naman hanggang second floor ang baha sa Guillermo Sanchez Memorial Elementary School. Importante talaga to para mas mabilis at maumabot kami siyempre sa paghahanda para po sa August 5. Naisagip naman po namin yung mga modules na gagamitin nila for this school year. Problema rin ng ilang estudyanteng gaya ni JC ang mga notebook at uniforme niyang binaha. Wala, was out po talaga lahat. Uniforme, bag, sapatos. Wala rin munang klase sa Potrero Elementary School sa Malabon matapos ito magsilbing evacuation center. 9 na pamilya pa ang natira roon ngayong araw pero inilipat na sila sa ibang evacuation center. Sila po kasi yung mga families na na-wash out po yung mga bahay kaya hindi po sila agad-agad nakabalik
kahit wala na pong baha sa Barangay Potrero. Problema ng ilang guro kung ano ang uunahin, maglinis sa kanilang paaralan o sa kanilang bahay na nalubog din sa baha. Ang hirap po kasi dalawa yung iniisip mo tapos nagkataon din po grade leader ka ng school. Ang hirap kung ano yung uunahin mo po. Ayon sa DepEd, mahigit 800 paaralan ang hindi nakapagsimula ng klase kanina. 98% naman ng mga paaralan ang nakapagbukas. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 105 lungsod at bayan ang nasa state of calamity dahil sa bagyong Karina at Habagat. Sa Calasiao, Pangasinan, tumina na ang ulan pero lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Wala raw dadaanan palabas ang tubig, kaya ilang araw pa ang hihintayin bago tuloy ang humupa ang tubig. Pag hindi na ulan, di na lalalim. Pero para pag uulan, talagang lalalim pa. Sana hindi na uulan para hindi na lalalim. Nagkalipungan na ang ilang residente sa Lingayen, Pangasinan. Bagamat may gamot, matagal daw itong maghilom dahil sa paulit-ulit pa rin nilang paglusong sa baha. Lagi kami nabababad kasi dito ay pag nagluluto. Oh, masakit. Tiniyak naman ang Pangasinan Provincial Health Office na may mga supply ng gamot sa health centers at mga ospital. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! May low pressure area pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa layo 335 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes, huli itong namataan. Mababa pa rin ang chance nito maging bagyo ayon sa PAGASA. Posible rin na sa loob ng 24 oras ay makalabas na ito sa PAR. May posibilidad din na mag-dissipate yan o malusaw. Wala na epekto ang LPA pero magpapaulan pa rin ang habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan pa rin sa western section ng Luzon sa umaga. Mas maulan na sa hapon at gabi kasamang halos buong northern at central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Quezon at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May chance rin umulan sa Metro Manila kaya magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Bago sa saksi, sinaksak na. Bumangga pa sa poste. Yan ang sinapit ng driver ng isang truck sa San Vicente, Ilocos Sur. Nagpapagaling na sa ospital ang driver na halos isang oras bago natanggal sa pagkakaipit matapos siyang bumangga sa poste ng arko ng bayan. Ayon sa mga pulis, makikipagkita umano dapat ang biktima sa kanyang textmate na babae. Pero ang live-in partner ng textmate ang pumunta sa kanilang tagpuan at doon sinaksak ang biktima sa braso. Sinubukan ng biktima na magmaneho patungong ospital pero nadisgrasya ito. Arestado naman ang suspect sa pananaksak at ang kanyang kinakasama sa tinutuloy nilang boarding house. Nabulaga ang mga sakay ng pampasaherong bus nang makasalubo ang isang sasakyan na nag-counterflow sa EDSA busway. Ang nag-viral na insidente sa pagsaksi ni Sandra Aguinaldo. Naku, counterflow to, counterflow. Nabulaga ang mga sakay ng bus na ito dahil sa sasakyang nag-counterflow. Bakit siya pumasok doon? Saan ba siya galing? Bakya pang umabante ang nag-counterflow pero wala rin nagawa kundi umatras. Layo niyan. Bumasok kasi siya dyan. Ang insidente niyan nangyari sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe, pasado alauna ng madaling araw kahapon. Mga 2 minutes pa siguro bago siya umatras po eh. Parang gusto niya, ibig sabihin niya, parang kami pa siguro yung mali. Gano'ng kahabay inatras niya? 100 meters po ma'am. Mga 15 minutes. Di siya marunong umatras eh. Minsan mag-gutter siya eh. Yung mga pasahero, yung iba, nag-alit na kasi mali-late na sila eh. Madalang ang emergency entrance at exit sa EDSA busway. Kaya habang umaatras ang sasakyan, may ambulansya at iba pang bus na naabala ang biyahe. Kalaunan ay may rumesponde ng IACT o Interagency Council for Traffic Task Force. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya is galing siyang gimmick. So apparently, medyo nakainom po siguro ito. And based on the information that we were able to gather, lumagpas po siya sa pupuntahan niya, which is supposedly going BGC siya, kung saan siya umuuwi. And apparently, paglagpas po niya ng, yun nga po, in turn, going to BGC, nagulat siya na lumagpas siya. So he saw an open barrier, which napagkamalan niyang U-turn slot going back to Guadalupe. Base sa patakaran ng Department of Transportation, bukod sa mga bus na mag-ooperate sa EDSA Carousel, 5 pinakamatataas na opisyal ng gobyerno lang ang pinapayagan dumaan sa busway. Pwede ring dumaan ang mga responding emergency vehicles, gaya ng ambulansya, fire truck at PNP vehicle. Ang mga lumalabag sa regulasyon, maharap sa penalty na 5,000 to 30,000 pesos, depende kung pang ilang violation na.
pwede ring makansela ang lisensya. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Isasama sa ilulunsad na diksyonaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mga bagong salita o expression na nauuso ngayon sa social media. Ayon sa KWF, ipinakikita ng mga salitang ito ang pagkamalikhain ng kabataan. Saksi, si Darlene Kai. Siguradong laman ito ng news feeds nyo o naririnig sa mga kalsada sa lugar nyo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Mostly, ginagamit siya every end of the sentence kasi siya. Like, kunyari, uy, ang ganda mo ah. Isang A nga dyan. Ganon. Yun naman pala. Pero bukod dyan, marami pang ibang mga salita o expression ang trending ngayon sa social media. Tiknap-not-nak. Okay. Is na malak, ganun. Pansit canton po. Ang weird lang. Pero nakakatawa po siya. Grabe na mga oat na to. Parang dinaligtad po na tao. So parang hindi po makapaniwala sa mga pangyayari ganun po. Sabi ng ilang kabataan, nakaluto ang gumamit ng mga ganitong salita. Nakakadagdag daw sa saya ng usapan. Nakakainganyo pong gamitin. Tapos bukod po sa ano, parang pag mas nandun po yung feeling. Pero may mga hindi rin natutuwa. Parang napapangitan ako sa mga TikTok na yun. At sinasabi nila na hindi magaganda. Sanay ako doon sa makaluma. Yung dati pong mga salita. Sabi ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, hindi naman maituturing na banta ang mga bagong salita o expression na nauso ngayon sa social media. Nagpapakita pa nga raw ito ng pagiging malikhain ng mga kabataan. Isa sa mga karakteristiko at katangian ng wika ang pagiging dynamico, flexible, flexible. At yan po ay bahagi din ng mga popular culture na mga salita. Yan po ay nagiging bahagi ng repositoryo ng corpus ng mga salita ng Pilipinas. At yan ay nakatangi sa isang panahon, may tatala. Ang totoong banta raw ng social media pagdating sa wikang Filipino ay ang mas paggamit ng dayuhang wika. Ngayong Agosto, sabay sa pagdiriwang ng buwan ng wika, nakatakdang ilunsad ang bersyon ng diksyonaryo sa wikang Filipino kung saan nakasulat ang ilang bagong salitang galing sa social media. At ang tema ngayong taon ay Filipino wikang mapagpalayag. Wika bilang sandata laban sa mapangati at mapag-abusong individual, lipunan o isang bansa. Sa pagbabaliktanaw sa kasaysayan ng ating bansa, mapatutunayan natin kung paano naging mabisa ang wika sa pagsulong ng mga ideyang nauukol sa pagtatamo ng kalayaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.